At magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Tunay nga na kayo ang alagad ng Diyos. Sumayin nyo ng lahat ang kapayapaan na mga hangarin din ng iba. Kung kaya ang lahat ng yan ay ibahagi nyo rin sa inyong mga kapwa. Lalong-lalo na sa tahanan na inyong pagdarausan ng piging na gawin. Gawain niya na naroon din kami at nangunguna sa inyong pagdating. Kaakibat nito ang kababaan ko, kagalakan sa inyong mga puso, kikitang pag-ibig na kayo man ay umahayo at naglilingkod sa bawat tao, sa bawat kapwa. Ayan ang itinakda ng Diyos sa mga alagad niya. Nung ako'y nabubuhay pa, nakasama ko nung unang panahon ang aking mga alagad. Silang lahat man ay aking tinuruan. At ako man ay nangaral, nagpagaling. Humayaw kami sa mga bulubundukin na walang mga pag-aalinlangan at ang lahat ng yan ay aming ginampanan. Tulad din ang inyong mga kapatid sa panahong ito na itinakda din sa kanila ang pagpapagaling sa may mga karamdaman. Ang pagbabahagi ng karanasan tungkol sa mabuting balita at pagpapalaganap nito. Pagpakilala sa Diyos sa banal at kataas-taasang pangalan na upang makamtan nila ang kaligtasan. Buhay na may kagalakan at kasiyahan. Buhay na may kapayapaan at buhay na kasama ang Diyos sa araw-araw na pamumuhay. Ganon din sila na inyong mga kapatid. Yan din ang kanilang mga mithiin sa buhay dahil sa panahong ito maraming tao ang hindi pa nakakakilala sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na pinagmulan ng kung anong mga pagpapala na nakakamta ng bawat isa sa sangit ng kapatid. At marami ding tao ang wala lang kapayapaan kung kaya hindi lamang ang mga salapi, ang mga hanap buhay ang kanilang kailangan. Maraming pangangailangan sila higit sa pang-espiritual na mga bagay. Na ito ang ibang bahagi ninyo, aking mga kung kaya sambasama kayo na umayo, na punong-puno ng kababaang loob, kagalakan sa puso at kaligayahan, hinihinda ang hirap at sakit na pinahintulutan ng Diyos sa inyong mga buhay, kundi ang hangarin na makatulong, makiisa at makabahagi sa aking mga pinagdaanan. Kaisa ko kayo at kabahagi ko kayo. Kabahagi rin kayo ng aking katawan. At kayo rin ang kumakatawan sa panahong ito dahil kayo nagpapatuloy ng aking iniwang misyon sa sanibutan nito. Kung kaya batid ninyong lahat
kung ano ang inyong mga tungkulin sa bawat bayan, sa bawat kapwa ninyo, hindi lamang sa inyong mga pamilya, bilang mga ina. Ilaw ng tahanan, haligi ng tahanan. Kung kaya sa panahon ito, huwag na huwag kayong tatalikod na sa Diyos na inyong pinaglilingkod. Magpatuloy kayo sa inyong paglilingkod ng may kagalakan sa puso, may malinis na puso, may katapatan, may mabuting hangarin para sa kapwa ninyo. Dahil yan ang narapat gawin ng isang alagad. May katapatan, may sinsira sa bawat pusong kalooban. Naririyan sa inyong mga pusong kalooban na nananahan ng Diyos na kayo nga ay tunay na umiibig na sa inyong Diyos na pinaglilingkuran. Kung kaya kayo ay minarapat lamang ng naman na gawing isang halimbawa tulad mo. Sinugo sa sanglibutan ito bilang ilaw na ang lahat ng nadirimlan ay maliliwanagan ayon sa inyong mga gawa. Kung kaya't ang lahat ng inyong gagawin, lahat lamang kabutihan ang sasambitin ng inyong mga labi, lahat kabutihan. Ang iisipin ng inyong mga salubin ay tunay na lahat kalinisan. Hangarin ang lahat ng mabubuting bagay para sa kapwa. Maging dito sa banal na tahanan na ito ng Ama. Pagdating ninyo, hindi lamang kayo magbibigay kalam, kundi ang tanda ng pag-cross sa inyong mahal mo. Dahil kami, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu ay isa. Yan ay maliwanag na sa inyong lahat, aking mahal. Kung kaya yan din ay ipaabot ninyo at ibahagi ninyo sa inyong mga kapatid, sa inyong mga kapwa. Maging doon sa templo ng Ama, magbigay galang at magbigay tanda bago kayo pumasok sa Kanyang sa bawat tikman ng tahanan niyo, kayo rin ay nararapat magbigay gala at ang inyong kasuotan ay tulad din ng malinis na puso. Iyan ay magiging isang tungkulin din sa paglilingkod sa Diyos. Huwag ninyong iintindihin ang sasabihin ng iba, kundi ang inyong buong puso katapatan sa paglilingkod sa Diyos na inyong tinatawag sa tuwing ay gawin ninyo ng may kaakibat na pag-ibig at kagalakan sa Diyos. Tulad ko nung ako'y narito pa sa sakin ko. Patuloy ko silang ipinapanalangin ang aking mga kapatid dahil kailangan di pa nila nalalaman ang kanilang mga ginagawa kung kaya't sa pamamagitan nila silang lahat ay mabubuksan din
ang mga puso't kalooban. Mamumulat din sila sa katotohanan at ang pananalangin ay huwag ninyong aalisin sa inyong mga babae. Magpakapuno kayo ng pananalangin o panalangin dahil may mga nakaamba na pagsubo sa inyong gawain. Subalit aking mga anak, huwag ninyong alalahanin ang lahat ng yan. Kasama ninyo ang Diyos. Walang iigit pa sa kanyang kapangyarihan, kung kaya magkaisa lamang kayo. Magtulungan, magpanalakin, magpaalalahanan, mag-ibigan. Yan lamang ang magiging susi ninyong lahat. Pag-ibig sa kaaway upang ang lahat ng yan ay inyong mapagtagumpay. Ganun na nga ang ibig ng Diyos maganap sa panahon. Sa bawat tao na nilikha niya dahil malaon niya na ibig maganap ang lahat. Siya nagtakda ng mga bagay ito sa inyong lahat. Kung kaya, ito ang panimula na sa inyong lahat makikita habang inyong sinusunod at tinutupad ang kanyang lakas. Kayo ang panimula ng lahat ng ito upang sila rin ay sumunod sa mga ginagawa ninyo. Maging isang ehemplo ng kalinisan, kaligtasan, pagbabagong buhay. Dahil kayong lahat ay nakiisa na sa Ama. Maraming salamat, aking mga. Hanggang sa muli nating pagtitipan, ako'y nagpapasalamat sa inyong pagtitiyaga, sa inyong mga pagpapagali, saan mandalhin ang inyong mga paa ng Diyos. Tunay na kayo'y sumusunod. Nag-aayaw ng katotohanan. Nagpapalaganap ng mabuting balita. Inuunawa ang lahat ng utos. Sinasanay ang sarili, bagamat mahirap gawin. Subalit naririyan ang inyong buong puso ng pagsunod sa Diyos. Maraming salamat, aking mahal. Ipagpatuloy ninyo ang lahat ng bagay na yan. At ang ganting pagpapala ay susunod. Makatarungan ng Diyos. Kung kaya huwag ninyong iintindihin ang lahat na umuusig sa inyo. Dahil kailangan sa Diyos ang pag-ibig. Yan ay patid na ninyo, aking mahal. Kung kaya sa panahon ito, manalangin lamang kayo. Manalangin. Mag-ibigan. Maraming salamat. Maraming salamat.